Pauwi na si Tenyente Biboy Magno mula sa opisina. Habang sakay ng kanyang motorsiklo, ay hindi niya maiwasan ang mapangiti. Naaalala pa niya ang mukha ng masungit niyang superior na si Major Aragon. Bata, huwag mong isipin yon. Tiyak na hindi ka naman iniisip noon. Pangaasar ng kanyang kasamang multo. Narinig pa niyang nagtatawa na ng mga ito. Napabuntong hininga naman ang binata. Alam ko na iniisip na ako ng anak-anakan ko. Gutom na yon at hinihintay na ako. Ang sagot nito sa mga nangangantsaw na mga kaibigan. Nagpapalusot ka pa, bata? Kami pa ba ang bubulahin mo? Gusto mo bang pasukin ko ang isip mo? Ani naman ang multo ng babaylan. Gawin mo yan na matapos ng mga oras mo dito sa mundo ng mga buhay. May himig na pagbabanta sa tinig ng binata. Natahimik naman ang mga multo. Natakot ang mga ito kay Biboy. Alam nila kapag napipikon na ito. Nakadama naman ng awa ang binata sa mga multo nang bigla ang mga itong nanahimik. Pasensya na, nabigla lang ako. Tingin pa umanhin ng binata. Ngunit nanatili ng tahimik ang mga ito, kaya't ipinagpatuloy na lang ni Biboy ang pagmamaneho. Dumaan muna siya sa palengke upang bilhin ang ibinili ni Nene na nais nitong pasalubong. Gusto ng bata ng pakwan at lechon manok, kaya nagdaan siya sa suki niyang prutasan. Patungo na siya sa bahagi ng palengke kung saan naroon ang kanyang suki nang maagaw ang kanyang pansin ng isang batang lalaki. Sa tansya niya ay nasa pagitan lamang ito ng 10 taon o 12. Ngunit nais mapanganga ni Biboy sa lakas na taglay ng bata. Isa itong kargador. Ngunit sa kabila ng liit nito at nipis ng katawan ay nakakabuhat ito ng mabigat na halos doble o triple sa timbang nito. Hindi lubos maisip ni Biboy kung saan kinukuha ng paslit ang lakas na iyon. Ramdam ni Biboy na may kakaiba sa bata. Kaya kunwa ay sinalubong niya ito. Hindi nga siya nagkamali. May ibang aura kaagad siyang naramdaman. Hindi nagpahalata ang batang tinyente. Subalit may nabuong plano sa kanyang isip. Kinabukasan ay halos mapatalon sa gulat si Biboy. Magkasabay kasi na tumunog ang kanyang alarm clock at ang kanyang cellphone. Dali-daling tumayo at sinagot ang tawag pagkatapos napatayin ang alarm. Yes po ma'am, opo, right away po ma'am. Sunod-sunod na sagot ng binata sa kausap sa kabilang linya. Si Major Aragon iyon at mukhang hindi maganda ang umaga nito. Kaagad na pinarada ni Biboy ang kanyang motorsiklo sa harap ng kanilang opisina. At saka nagmamadaling pumasok sa loob. Nagtuloy siya sa silid ng kanilang hepe pagkatapos kumatok. Ni hindi siya hinayaang makapagbigay galang dito at sumaludo man lamang. Agad nitong inilabas ang isang case file at inilapag sa ibabaw ng mesa. Dinamputi yun ang binata habang nananatiling nakatayo. Ni hindi kasi siya binigyan ng permiso ng babae na makaupo. Agad niyang pinasadahan ng tingin ang mga nakasulat sa files. At nang mapansin ng babae na tapos niya nang basahin ang files, ay ibinigay naman ito ang larawan ng mga puting van na may isang estilo at modelo. Ngunit iba-iba ang plaka. I want you and your team to dig deeper sa kasong yan, Tenyente. May isang artikulo sa isang pahayagan na nagdadawit sa mga pulis at nag-aakusa na ginagawa natin ng paraan para maging isang baliwalang isyo to. Napapahiya ang buong kapulisan. Litanya ng kanilang hepe. Halatang hindi nito nagugustuhan ang nabasang artikulo ng isang manunulat sa isang sikat na pahayagan. Ang balita na tinutukoy kasi ng manunulat ay tungkol sa mga sunod-sunod na natatagpo ang bangkay ng mga bata
sa buong siyudad ng Maynila at Karatig Pook. Ayon sa mga saksi, ay wala nang laman loob ang mga bangkay na madalas matagpuan pa sa malapit sa mga eskwelahan. Isa pang kakaiba sa mga ito ay may mga natatagpuang supot ng salapi na nagkakahalaga ng 10,000. Nakasilid iyon ng masinop sa isang malinaw at makapal na plastic ayon pa sa mga imbestigador ng Soko. Anong ibig niyang palabasin? Na may kasabwat na matataas na opisyal ng PNP ang sindikatong iyan ng organ trafficking? Nang gagalaiti pa nitong sambit na ang tinutukoy ay ang nagsulat ng artikulo. Go and give me the result. ASAP! Pagtataboy nito sa kanya. Saka ito nagyuko ng ulo upang magpatuloy sa ginagawa. Nakakailang hakbang na siya nang marinig niyang nagsalita ito. Mag-iingat ka, Tenyente. Lihim namang kinilig ang binata sa narinig. Ingat daw, bata! Narinig naman niyang pangbubuska ng mga kasamang multo. Hindi na lang siya kumibo at nagpatuloy ng lumabas. Umuwi muna siya upang hatiran ng pagkain si Nene. Ayaw niyang ito pa ang magsasaing pagdating nito galing sa eskwela. Bumili muna siya ng ulam saglit sa suki niya sa Palengke 2. Ang lugar na kung saan siya nasanay sa kalakaran ng Maynila at humubog sa kanyang kabataan bilang batang lansangan at palaboy. Ngunit nagtaka siya sa pag-uumpukan ng mga tao sa isang basuran sa gilid ng palengke. Nagmamadali siyang nagtungo doon. Nakita niya ang isang bangkay ng bata na tila estudyante sa eskwelang malapit sa Palengke 2 ang pinagkakaguluhan. Walang lalapit sa bangkay! Saway niya sa mga osisero. Agad na nahawi ang mga tao nang ipakita ni Biboy ang tsapa niya. Nang matahimik ang mga tao, ay agad siyang tumawag ng Soko. Habang naghihintay, ay nag-iimbestiga pa rin ang binata. Ayon sa ilang saksi, ay isang puting van ang nakita ng mga ito na nagtapo ng garbage bag na iyon. Ngunit sa kasamaang palad, ay walang nakakita sa plaka ng sasakyan. Naging palaisipan ng kaso. Base sa mga resulta ng autopsiya na ibinigay ng crime laboratory sa Campo Crame, ay hindi nila matukoy kung anong uri ng matalim na bagay ang ginamit ng salarin sa pagbukas ng katawan ng biktima. May mga naiwan na cell tissues sa gilid ng sugat ng bangkay na nagpapatunay na hindi metal ang kung anumang iyong ginamit para hiwain ang dibdib at tiyan ng bata. Ang cells kasi ay tila buhay at isang aktibong DNA mula sa di matukoy na primate na nila lang. Boss, hindi mo ba napansin yung batang kargador doon sa mga nag-uusyoso noon? Sa tingin ko kasi siya lamang ang nag-uusyoso na parang hindi nagtataka sa nakitang bangkay. Ani ng isang multo na kasama niya. Dati itong informant ng mga pulis nung nabubuhay pa, kaya ito mapagmasid. Napaisip si Biboy sa sinabi ng multo. Bakit nga kaya hindi nakitaan ng pagtataka o takot ang isang bata sa ganong karumaldumal na tanawin? Kung iyon ang nakita ng multo na ginawi ng bata, ay nakakapagtaka ito. Minabuti nilang subaybayan ang bata. Mula alas 4 ng umaga ay naroon na ang bata. Matyaga itong nagbubuhat ng mga paninda mula sa bagsakan ng gulay at prutas papuntang palengke. Halos alas 9 na ng umaga nang saglit itong magpahinga. Nais maawa ni Biboy sa bata. Ngunit kaduda-duda talaga ang kakaibang lakas nito. Isa pa sa nakadagdag ng hinala ni Biboy ay konti lamang ang kinakain nito. Halos gasino ang kinain nito sa buong maghapon. Kaya marali ito ganun kaliit at kapayat. Oh, hindi mo na naman uli inubos ang pagkain mo.
ang puna na matandang lalaki na tila regular nitong suki sa pagbubuhat. Wala po akong gana kasi Manong kapag pagod. Narinig niyang sagot ng bata. Inabot si Nabiboy ng alas 9 ng gabi sa pagmamanman sa kilos ng bata hanggang sa umuwi ito. Nakasunod si Nabiboy dito ngunit nasa distansya. Ang mga multo ang dumikit sa batang kargador. Nakita nilang naglakad ito pa uwi. Kakaiba din ang bilis nito. Sa tapat ng isang bahay na kapis, ito huminto. Nababakuran ito ng matataas na bakod na pinatayong matitibay na tablang mahogani ang malaking bahagi ng bakuran nito. Nagtaka pa si Nabiboy nang tumapat ang bata sa may puno ng malalago at matataas na bogabilya malapit sa gate. Nagpalingalinga muna ito sa paligid. Pagkatapos ay nagulat pa sila nang unti-unti itong magpalit ng anyo. Naging isa itong maliit na aso na may malalagong balahibo. Pagkatapos ng ilang tahol nito, ay sumungaw sa pintuan ang isang maedad na babae. Tantya ni Biboy ay nasa edad 60 na ito pataas. Narito ka na pala. O ano, may namarkahan ka? Magilaw nitong tanong sa bata na naging aso bago iyon pinapasok sa tarangkahan. Sumunod ang mga multo rito. Laking gulat ng mga ito nang muling magpalit ng anyo ang bata na naging aso. Naging isa itong kakaibang nilalang na tila pinaghalong aso at paniki. Ang mga tainga nito ay matutulis. Ang mga mata at nguso nito ay sa paniki. Ngunit hugis aso ang ulo at katawan. Ngunit wala itong balahibo. Ang mga paa nito ay mahahaba sa hulihan na patuwad kong maglakad sapagkat maigsi ang nasa unahan. Nakakatakot din ang matutulis nitong mga kuko at pangil. Boss Biboy, isang kakaibang uri ng silbi ng bata. Hatid na mensahe sa isip ng mga multo sa binata na nagmamatsyag lang sa labas. Napatayo naman si Biboy na nuoy nakasandal sa kanyang motorsiklo na alarma kaagad ito sa narinig. Nagsisunod naman ang mga multo nang pumasok na sa bahay ang batang kargador na Sigmin. Nagkanya-kanya na ang mga multo sa pagsasaliksik sa loob ng bahay. Namataan nila ang ilang plastik na may nakapaloob na pera sa ibabaw ng lamesa. Ang multo ng dating informant ng pulis ang sumunod sa Sigbin at sa matanda. Pumasok iyon sa isang tagong silid pababa, tila isang basement. Nang makapasok na, ay nagulat siya sa nakita. Napakaraming malalaking tapaya ng naroroon na animoy imbaka ng buro o bagoong. Lalo pang nanlaki ang mata ng multo nang makitang may kinuha sa loob ng tapaya ng matanda. Isa iyong bata. Marahil ay kasama ito sa mga missing person na nasa files ni Biboy. Sa lakas ng matanda ay inisang kamay lang nitong binitbit ang walang malay na bata sa paa. Saka ito ipinatong sa mesa. Naalarma ang multo sa nakikita kaya nagpadala ito ng mensahe kay Biboy sa isip. Boss, mukhang ito yung hinahanap natin. Pumunta kayong lahat dito sa basement. Sa narinig ay nagpasya ang binata na gamitin ang kakayahang mag-teleport. Ngunit dahil hindi niya alam kung nasaan ang basement, ay sa bakuran lamang siya nakapasok. Ang multo naman ay nakamasid lang sa matanda. Narinig nito ang paghuni ng kargador na Sigbin. Malungkot ang mga mata nito na nakatingin sa batang walang malay sa ibabaw ng mahabang mesang tabla. Ano pa ba ang pinagsisinter mo, Tiro? Hindi pa ba sapat na binabayaran natin ang pamilya ng mga batang minarkahan mo? Malaki na ang 10,000. Asik na matanda
sa tila pagtutulong alaga sa mga ginagawa nito. O baka gusto mong dagdagan natin? Gawin natin 20,000. Malaki na yon, hindi ba? Bulyaw nitong wari ay napipikon sa inaasal na sigbin. Natatakot naman agad na pumasok ang batang halimaw sa tulugan nitong banga. Kailangan ng kumilos sa mga tauhan nila Mayor Rosales at General Paclibar. Konti na lang stock natin dito. Kilala naman ang mga multo na kumpleto ng naroroon ang mga personalidad na mga tinutukoy ng matanda. Boss B-Boy, ang tagal niyo naman. Jackpot Boss, ito yung hinahanap natin. Ani ng multo na informant. Asan ba ang basement? Inis din na tura ng binata. Nasa loob na siya ng bahay kanina pa. Bata, gamitin mo ang pandama mo para matuntun kami. Suwesyo naman ng babaylan. Ganoon nga ang ginawa ni B-Boy. Dahil sa kumusyon ng mga multo, ang aura ng mga ito ay naramdaman ng matanda. Sino yan? Lumabas ka sa pinagtataguan mo dahil hindi ka na rin naman makakalabas dito ng buhay. Uwi ka nito na lumilingalinga pa. Nagulat pa ang grupo nang dahan-dahan itong nag-iba ng anyo. Hindi nila mawawaan kung anong uri ito ng nilalang. Ang mukha nito ay parang tutubi na may luwa at makintab na matang matingkad na kulay luntian. Gaguhit lamang ang itin niyon sa gitna. Ang katawan niya ay balingkinitan at mahaba na kulay tsokolating may batik-batik na itim. Mahahaba ang mga paa at daliri nito at ang mga kamay ay tila isang malaking kutsilyo na pakurba. Matulis ang dulo nito at mukhang matalim. Sumingot-singot ito at tinalikuran ng bata sa lamesa upang hanapin ang pinagmumula ng aura na nararamdaman nito. Siya namang biglang paglitaw ni B-Boy sa likuran ng halimaw. Namangha at nagulat ang binata sa nakita. Tragis, anong klaseng halimaw ka? Sambit ng nagulat na tinyente. Kaagad din na lumingon ng halimaw sa dako ni B-Boy. Inilabas nito ang kulay berding dila na tila isang malaking linta na may bilog na butas sa dulo. Ito ang ginagamit nitong pangsipsip sa dugo ng mga biktima. Gahibla na itong naiwasan ng binata. Ginamit niya ang kanyang kakayahan sa bilis at paglalaho. Ngunit hindi pa nakakabawi si B-Boy nang muli itong umatake. Ang buntot naman nito ang humampas sa nabiglang binata. Bumalandra ang katawan ng batang tinyente sa mga naroroong magkakatabing tapayan. Nabasag ang mga iyon at tumambad sa kanya ang mga walang malay na bata. Boss, ang mga nababalitang nawawalang bata sa TV. Pabiglang sambit ng multo ng informant. Inutusan ni B-Boy ang babaylan kung may maaari siyang matawag na iba pang multo upang sumanib sa mga bata. Mapanganib na naroroon pa ang mga iyon. Sumagot itong meron. Ngunit may kalayuan ang mga lokasyon ng mga multong natawag ng binata. Kaya ilang sandali pa itong nakarating sa kanilang kinaroroonan. Agad itong nagsisapi sa mga batang walang malay na nakahandusay sa sahig. Ang iba ay nasa loob pa ng tapayan. Matagumpay na naitakas ng mga ito ang mga bata. Naglakad ang mga ito gamit ang mga katawan ng mga paslit at tumigil ang mga ito sa tapat ng pinakamalapit na outpost ng pulis. Samantalang naglalaban si B-Boy at ang halimaw, ay nakarinig ang mga multo nang paparating na sasakyan. Nakita ito ng isang multo na nakaantabay sa labas. Lulan ng putimban
ang mayor ng isa sa karating pook ng Maynila na si Mayor Rosales at ang isa sa mga matataas na opisyal ng PNP na si General Paclibar. Waring nakadama ng panganib ang dalawa kaya nagpalit ito ng anyo. Katulad ito ng halimaw na kalaban ni B-Boy sa basement. Isang balang may karga ng orasyon ng multo ng babaylan ang bumaon sa dibdib ng halimaw mula sa service firearm ni B-Boy. Umuusok itong bumagsak sa sahig. Ito ang tagpong naabutan ng dalawa na bagong dating na kalaban. Agad na pinagtulungan ng mga ito ang batang tinyente. Malakas at mahirap kalaban ng dalawa. Kinakabahan at tensyonado na ang mga multong kasama ng binata. Wala silang magawa para saklulohan si B-Boy laban sa mga ito. Ang tanging sandata sana ni B-Boy na makakapuksa sa mga ito ay tumalsik sa malayo. Wala pang may kakayahan sa kanila na makapagpagalaw ng material na bagay. Ang babaylan ay pinagsasanayan pa ang kakayahan nito sa telekinesis. Nawala man ang kakayahan niyang humawak sa anumang bagay na hindi tumatagos, ay maaari namang pag-aralan niya ang pagpapagalaw nito sa pamamagitan ng isip. Nahindik ang mga ito nang makita na na-corner ng isa si B-Boy. Hindi magamit ni B-Boy ang kakayang maglaho dahil nahahawakan siya nito. Sa kamalasan kasi ay naiwan niya sa tokador ang mutya ng haring aswang. Inilabas na nito ang dila at akma ng ididikit sa bibig ng binata ang malaki nitong dila nang biglang isang matulis na parang sibat ang tumago sa katawan nito mula sa likuran. Bagsak ito at wala nang buhay na umandusay sa sahig. Natakbo naman ni B-Boy ang kanyang baril at agad na pinaputokan ng halimaw na akma na sanang sasalakay sa tagapagligtas niyang sigbin. Nagkikisay din ito at nalagutan ng hininga. Nagkatinginan si B-Boy at ang batang sigbin. Nagbalik na ito sa anyong bata. Nalaman naman nila B-Boy mula sa batang kargador na ito ay isang normal na bata lamang at inampon ng inaakala niyang mabait na matanda. Huli na nang malaman ng bata na ito ay isang hybrid o makabagong uri ng aswang na nabubuhay lamang sa dugo ng mga bata. Ginawa nitong sigbin si Tiro upang pampain sa mga kapwa bata at madala ang mga ito sa bahay oras na malagyan niya ng karisma ang mabibiktima. Dahil dugo lang ang kailangan ng mga ito, ay nakikipag-deal sila Mayor Rosales at General Paclibar sa black market ng mga sindikato at organ traffickers. Sila din ang nagbaba ng sikretong memorandum na huwag ilalagay ang anumang insidente na mag-uugnay sa mga ito sa kaso. Tulungan niyo po ako, sir. Ayoko po ng ganito. Ayokong maging halimaw. Ana ng bata. Sa tulong ng kapangyarihan ng natitirang orasyon ng babaylan, ay tinanggal nito ang mutya ng sigbin sa katawan ng bata. At nang mawala na ito, ay kusang nadurog ang tapayan na tulugan nito. Katulad ng dati, isang orasyon sa hangin ang pinakawalan ng babaylan upang magmukhang laboratorio ang basement. Pati mga bangkay ng tatlo na sina Mayor Rosales at General Paclibar ay ginawa nilang normal at hindi kahinahinala. Dumating naman ang team ni B-Boy kasama ang ilang pulis sa outpost na hininga ng tulong ng mga multo sa pamamagitan ng mga bata. Ito ang kumontak sa team ni B-Boy na nasa opisina nila at naghihintay ng development at tawag mula sa leader nilang si B-Boy. Kinabukasan ay naging ulo ng mga balita
ang pagkakasakote sa sindikato ng organ trade at organ trafficking. Nabunyag din ang mga sangkot na malalaking personalidad sa kasong iyon. Isinawalat ito ng ampo ng matanda na may-ari umano ng laboratorio. Maging si Biboy ay hindi makapaniwala sa balita sapagkat marami palang opisyal pa ng custom at PNP ang kasabwat sa organ trade and trafficking. Akala niya ay simpleng kaso ng aswang lamang ito. Abala naman si Major Argon sa opisina niya nang matanggap ang balita ng pagkakabuwag ni Nabiboy sa malaking sindikatong ito sa bansa. Isa na naman itong karangalan sa kanilang departamento at opisina. Patayo na ito upang magandang umuwi nang mapakunot ang noon nito sa nakitang card sa ibabaw ng kanyang mesa. Isa yung imbitasyon para sa isang reserve dinner for two. Alas 7 ang nakalagay sa oras doon. Napangiti ito nang makita kung kanino iyong galing. Mula iyon sa kanyang magiting na tauhan na si Inspector Biboy Magno. Tumingin ito sa kanyang oras ng pambisig at nagmamadali ng lumabas ng opisina. May oras pa siya para magpaganda. Dragon of the Stone Lord.